At para sa mga karagdaga balita tungkol sa pagbuka ng abo ng bulkang Mayon, makakasama natin ang ating kapusong tagapagatid ng balita sa programang Baretang Bicol. Live mula sa lungsod ng Naga, yan po ang sentro ng operations ng GMA sa Kabikulan. Ayan po siya, si Elmer Caceles. Elmer. Okay, Mike. Salamat. Nabigla nga, Mike, ang mga kaubayan natin dito sa Kabikulan, lalo na mga residente dyan sa lalawigan ng Albay, kaugnay ng biglaang pagsabog o pagbuga ng mga usok at abo ng Bulkan Mayon kanina. Although, Mike, hindi naman nagdala ng grabing peligro ang nasabing ng pagbuga ng abo ng Bulkan Mayon sa mga karatig na bayan at residente ng Bulkan Mayon kanina, ilang mga kaubayan natin o mga hikers ang nalagay sa peligro ang buhay dahil sa nangyaring pagsabog kanina. Kanina rin, Mike, kasama ng rescue and retrieval team ng provincial government ng Albay, ang isang kasama natin dito sa GMA Bicol na umakyat sa Mayon para sa gagawin nilang rescue effort kanina. At kaugnay niyan, Mike, tawagan natin live mula sa lalawigan ng Albay si Kay Butastas para dali sa atin ang naging pangyayari kanina. Kay. Tama ka dyan, Elmer, mag-aalas 12 nga ng tanghali kasi kaninang tahali na umakyat tayo sa paanan ng Mount Mayon para suyu rin yung iba pang mga hikers na naiwan dun mismo sa may paanan ng bundok. Kung makikita natin, talagang etong iba pang mga residentes ay tumulong na rin para at least mahanap yung iba pang mga nawawala. Makikita natin na nagkaroon ng rescue chopper para lang mahanap yung sinasabi ngang lima pang mga foreigner daw na or apat nga, Elmer, yung mga nawawala pang foreigner at isa dito yung Pilipino nung patay. Kanina, Elmer, sa pag-akyat natin ng mismo doon sa may paanan ng Mount Mayon, doon mismo sa Camp 1, halos isang oras tayong umakyat at naramdaman talaga natin kung gaano kadelikado yung mismong daanan itong papunta mismo sa may Mount Mayon. Masikip yung daan, halos isang tao lang mismo yung talagang pupwedeng dumaan. At makalipas, Elmer, yung ilang oras, mag-aalas 3:30 ng hapon na bumaba na yung ibang mga rescuer team na pinadala mismo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng munisipyo ng Albay at eto na nga ay nakita na yung iba pang mga hinahanap at pito dito, Elmer, yung mga Pilipino na nakasurvive dun sa pagputok ng bulkan at makikita natin sa ating TV screen na naging emotional itong ina ng isa sa mga survivor kanina, Elmer, sa ating pag-akyat mismo dito sa Mount Mayon. Kasama natin siya at talagang sinabi niya sa atin na hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nakikitang buhay yung kanyang anak. Ayan, makikita natin yung kanyang tama ay dito sa kanyang left na tuhod at sa kanyang ulo meron siyang head injury. Pero Elmer, sa ngayon ay dinala na siya sa BRTTH dito sa Legazpi City para magpagaling. Siya, Elmer, iyang Elmer nakikita natin, siya yung nakapagligtas doon sa isang foreigner na agad namang dinala sa ospital at nagpapagaling din sa ngayon. Elmer? Okay, salamat kay live mula dyan sa lalawigan ng Albay. Patuloy po nga ang tabayanan ng GMA Bicol ang mga pinakahuling kaganapan dyan sa lalawigan ng Albay sa Bulkan Mayon. At mula naman dito sa lungsod ng Naga, ako po si Elmer Caceles. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat sa inyo, Elmer Caceles at kay Butastas ng GMA Bicol.